3, 2, 1. Hi guys! Welcome to my vlog! So ngayon pag-uusapan natin ay about information at maglalaro tayo na Never Have I Ever. Okay? So ngayon mag-i-start na po tayo in 3, 2, 1. So eto na, magsisimula na tayo at ito na ang ating first question. Naniwala sa information sa social media or any media? I have! Kasi, syempre, di ba nanonood tayo ng mga balita, nakikinig tayo ng mga news sa Facebook, Twitter, kaya naniniwala tayo, pati sa chismis, naniniwala tayo, di ba? Kasi, yung information ngayon sa media is pakalat-kalat na lang at wala na tayong source na magpapatunay dun sa information na yon. So, second question na agad, wala nang arte-arte pa, laban na, di ba? Nag-share ng fake news. Ay, never! Bakala, never! Hindi ko gawain yan kasi papagalita tayo ng jowa. Amazing! Charles lang. Ang fake news kasi, di ba, hindi siya nakakaganda, hindi siya nakakatulong sa atin. Lalo na ngayon sa media. Kasi yung effectiveness ng information ngayon ay bumababa kasi ang dami ng fake news. So yung mga fake news ngayon dumadami, kaya yung mga tao naniniwala na sa fake news. Kaya ito sa topic na to, effectiveness of social media is so broad. Diba? Mga mama, mga bading, ganon. Kasi yung information natin ngayon, mahirap nang kunin, mahirap nang hanapin yung totoo, mahirap na alamin kung ano yung totoo, kung sino nagsabi, kung kanino nang galing. Kasi yung fake news, pahalat-kalat na lang yan. Miski sa balita, may naririnig tayong fake news. Kasi nga, madami nagsishare niyan. No, diba? Dun sa two questions is connected yun sa topic talaga natin, which is effectiveness of information in media. Is it ineffective or effective? So, parehas siyang ineffective tsaka effective. Kasi, ang effectiveness of sharing information sa media is katulad dun sa 24 oras, TV patrol, balitang hali, yung mga nasha-share ng totoong balita, yung mga nasha-share ng totoong information sa mga nangyayari sa mundo, nangyayari sa paligid natin, sa isang tao. Ngayon, yung ineffectiveness ay nangyayari sa social media. Madami kasi nag-share ng fake news, fake na information, yung fake na tao, di ba? Kaya yung effectiveness and ineffectiveness ay parehas nang nakaka-apekto sa media. Kaya yung mga bakla, kayo, dapat marunong kayo mag-share ng mga totoong balita, huwag kayong eme-keme dyan. Kasi, ang daming naniniwala sa mga ganyan-ganyan chismis. Kaya tayo mga kabataan ngayon, dapat na marunong tayong magbasa, magsaliksik, maghanap, at kung ano-ano pang bagay na pwede natin gawin para mahanap natin yung totoo. Para yung information talaga ng sa media ay puro totoo lang, puro kalinisan ng tao, puro malinis na balita, malinis na information, yung walang halong keme, walang halong fake news. Kasi, ang information ngayon ay pahalat-kalat na lang, lalo na sa media. Madami ngayon ang pahalat-kalat na fake news. Tulad na lamang na may jowa ako. Chares! Wala tayong gano'n, mga mom. To sum it all, ang lesson natin ngayon ay matutong magbasa, matutong makinig, at matutong magsaliksik. Dahil itong tatlong bagay na to ang magpapatunay na ang information na inyong ipapalaganap ay tunay, totoo, at walang halong kapekean. Yun lamang po mga mama, bade, at mga ate. Salamat sa panonood sa aking vlog. See you sa next vlog ko. Mag-like na kayo, subscribe. Pag hindi mag-like, masusunugan ng bahay. Tres!